ayoko! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko, mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sobi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Magandang umaga po, mga giliw naming tagasubaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Dear Mr. Romantiko, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang May, taga Pasig. Bunso ako sa tatlong magkakapatid. Mahirap lamang ang aming pamilya. Kaya tulad ng mga kapatid ko, pagkatapos ng high school, hindi na ako napag-aral ng aking mga magulang sa kuleyo. Ang masaklap pa, madalas na nangungutang kaming magkakapatid sa aming mga kapitbahay. May? Oh, ano ba hinihintay mo? Lumakad ka na. Nakakahiya, ate. Mahihiya ka? Eh, dati ka naman nangungutang sa tindahan ni Aling Perla? Ayun na nga. Ilang beses na ako nangutang ng sardinas tsaka bigas eh. Tsaka, di pa nababayaran yun na inay at ito yung inutang natin. Di sabihin mo makakabayad din tayo sa kanya. Ikaw naman kaya ang lumapit kay Aling Perla. Ha? Ako pang pangani na kapatid mo ang uutusan mo? Si Kuya Joe naman kaya? Kailan man nautusan mangutang yung kapatid nating yun? Eh, baka hindi na ako pautangin eh. Problema ba yun? Ate! Eh, di sa tindahan naman ni Aling Bebang ka mangutang. Isa-isahin mo lapitan yung mga tindahan dito sa atin. Para hindi tayo sumala sa oras ng pagkain. Hindi ko alam eh. Naglalakad ka na hindi mo alam kung saan ka pupunta? Maghahanap kasi ako ng trabaho kahit saan. Ay, magtatrabaho ka na? Oo. Gusto ko makapag-aral sa kuleyo. Eh, hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Uy, kawawa ka naman. Pero hindi lang naman ikaw ang mga kaklase ko sa high school na hindi makakapag-aral sa kuleyo eh. Pangarap kong makatapos ng pag-aaral, Ophel. Kaya nga, maghahanap ako ng trabaho para mapag-aaral ko yung sarili ko. Sabagay, tama yan. Good luck, ha? Sana matupad mo ang pangarap mo. At hindi ka matulad sa ibang kilala ko na... Na ano? Na dahil hindi na nakapag-aral, maaga nang nag-boyfriend. At nagsipag-asawa na. Mag-a-apply ka rin ba ng trabaho? Oo. Bakit napailing ka? Kasi, 10 lang daw ang kailangan sa pabrikang i-apply natin eh. Eh, mahigit 30 na yata tayo nag-a-apply dito. Swerte yan na lang kung sino sa atin yung matanggap. Kahit naman hindi ako matanggap dito, okay lang.
Kasi paminsan-minsan nakakaraket ako sa showbiz. Oh, racket? Mm-hmm. Sumasideline ako sa pag-extra-extra sa TV at pelikula. Gaya ng ibang katropa kong mga silays din. Pwede ba akong makitropa sa grupo nyo? Oo naman. Ay, sige. Kunin ko yung number mo. Tapos bigay ko rin sa iyo yung cell number ko, ha? Para kung sakali magkatawagan tayo. Kasi gusto ko rin maranasan na umextra sa showbiz. Ako nga pala si Eman. Eman Vitiaco. Ikaw, ano name mo? May. May Santos. Mr. Romantiko. Mabutin kapag break time. Dito ka rin kumakain sa eatery sa labas ng mga pinapasukan natin. Masarap kasi yung mga luto dito at saka mura. Saka kung hindi ka kumain dito, hindi tayo magkakakilala. Sa lahat naman ng mga nakakatabi ko sa pagkain dito, ikaw lang yung nakipagkilala sa akin. Kasi baka maunahan pa ako sa'yo ng iba. Ha? Maunahan saan? Sa panliligaw. Palabiro ka pala. Hindi biro, May. Totoong sinabi ko. Talagang manliligaw ako sa'yo. Gusto mong patunayan ko sa'yo? Huwag na. Basta, sa ayaw at sa gusto mo, manliligaw ako sa'yo. Kala ko naman, nagbibiro lang Robert na yun. Tututuhanin pala yung panliligaw sa akin. Kaya paglabas ko kanina sa pabrika, inabangan ako. Gusto akong ihati dito sa bahay. Mabuti nilang hindi siya nagpilit. Tumanggi ako sa gusto niya. Kasi nakakayang makita pa niya yung luma at maliit na aming bahay. May! Pambihira ka naman. Ah. Nagsweldo ka lang? Hindi ka na namamansin? Andiyan ka pala, ate. Sweldo mo ngayon, hindi ba? Oo. Oh, natanggap ko na yung unang sweldo ko sa public, ha? Kapag pala may pera ka, hindi ka na makausap. Hindi naman, oh. Pagtawag ko sa'yo kanina, hindi ka man lalumingon, eh. Pasensya na. Hindi ko agad napansin yung tawag mo kasi may iniisip lang ako. Ah, iniisip mo kung saan mo gagastusin yung pera mo, ganon? Hindi, oh. Siyempre, mag-iintrega ako kay inay nung kalahati ng sweldo ko. At yung kalahati? Pwede pang gastos ko. At yung iba, iipunin ko. Para balang araw, makakapag-aral ako sa college. Ewan ko naman kung makaipon ka sa liit ng sweldo mo. Sisiguruhin ko makakaipon ako, ate. Kaya nga, bala ko mag-board na lang eh. Doon sa malapit sa pinapasukan ko para makatipid ako sa pamasahe. Tsaka, okay lang na mababa yung sweldo basta meron. Pinaparinggan mo ba ako? Di o. Hoy, para sabihin ko sa'yo, kung gugustuhin ko, noon pa ako may trabaho. Ayoko lang magpakahirap sa pagtatrabaho sa mababang sweldo. Kaya naghahanap ako ng mapapasukan ko. Isa na nga. Makapagtrabaho ka na rin, ate. Para... Para ano? Para hindi madalas mainit ulo mo. Salamat, ha. Salamat? Saan? Hindi mo na ako pinahirapan sa panligaw pa sa'yo. Prank ka lang ako, Robert. Kung wala akong naramdaman pagtingin sa'yo, hindi ako makikipagrelasyon. Sana sa susunod na paglabas natin, huwag na tayo rito sa tabing dagat mamasyal. Nakakasawa na rito, eh. Bakit? Saan mo naman gusto? Pwede bang doon naman tayo sa kung saan tayo magkakasarili na? Mr. Romantiko. Maibabalik.
May. Huh? Ang galing mo sa eksena, pinag-extrahan mo. Pampelikula acting mo. Talagang ginilingan ko, Eman. Para tawagan mo uli ako at para isama kapag meron ko racket. Huwag kang mag-alala. Sigurado, kukunin ka uli ng talent coordinator na kadikit ko. Kasi nga, talented ko. Kanon. Oy, sige ha. Mauna na ako sa'yo. Ay, hindi mo na ba papanoorin yung eksenang pag-extrahan ko mamaya? Ay, hindi na. Eh, may pupuntahan pa ako. Oh, sige. Tatawagan na lang kita kapag okay na yung talent fee natin, ha? Okay. Ingat ka. Salamat, ha. Bye. Bye. Eman, saan pupunta yung kausap mo? Paalis na siya. Sayang. Nahuli ako ng lapit. Bakit? Hindi ko siya nakakilala. Eh mo, next time na makasama uli natin siya sa pag-extra, ipakikilala ko na siya sa'yo. Sigurado yan, ha? Oo, Norman. Ikaw pa. Eh, pinsan kita. Basta kasama kita. Wala na akong mahihiling pa, Robert. Ako man, mula nang maging tayo, naging makulay ng buhay ko. Sa lahat ng araw at oras, hindi lang sa mga gintong sandali na nasa motel tayo. Ngayon ako, mahal. Kung hindi nga kita nakilala at naging tayo, di ko alam kung ano na nangyari sa akin. Okay naman ang buhay mo, ha, nung magkakilala tayo. Huh? Okay ba yung after high school? Napilitan akong tumigil? Tumigil ako sa pag-aaral ko. Sana college na ako. Kasi nga, hindi na kaya ng parents ko na pag-aralin pa ako. May trabaho ka. Napilitan nga ako magtrabaho at magsolo sa buhay. Para nga makapagpatuloy sana ng pag-aaral. Eh, pero sa liit ng kita ko, di ko kaya mag-self-supporting para matupad yung pangarap ko na makatapos sa kolehiyo. Pakis nga ulit. Matutupad lahat ng yun. Ayoko umasa. Masakit kaya mabigo. Bakit ka mabibigo? Eh, narito ako. Halos pareho lang tayo ng katayuan sa buhay. May mahal kita. At dahil sa pagmamahal ko sa'yo, handa akong tulungan ka para matupad ang pangarap mo. Susuportahan kita para makatapos ka sa college. Ayoko. Wag. Ha? Kakahiya. Bakit ka mahiya sa akin? Hindi naman ako ibang tao sa'yo. May mga kapamilya ka, oh. Hindi umaasa sa akin ang mga kapamilya ko. Ano mang oras maaaray kong mag-solo sa buhay. Gaya ng ginawa mo. Ayokong samantalihin yung kabutihan mo. Pumayag ka na. Tanggapin mo ng alo ko. Kung sakaling pumayag ako na pag-aralin mo, ano naman magiging kapalit? Magsama na tayo. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, dahil sa kahirapan ng aming pamilya, hanggang high school lang ang aking natapos. Namasukan ako sa pabrika para makapag-aral sa kolehiyo. Subalit, nung magkaroon ako ng nobyo na si Robert, siya nang nagpa-aral sa akin sa college, kapalit ng pakikipag-live-in ko sa kanya. May? Ate? Akala ko kung sino nakatabi ko rito sa waiting shed. Ikaw pala. Ay, nag-aabang ako ng masasakyan ko papunta doon sa pinapasukan kong university. Nag-aaral ka na uli? Oo. Hindi ba sabi ko sa inyo ng inay? Kaya nga nag-board ako malapit doon sa pinapasukan kong pabrika para makapagpatuloy ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Desidido ka talagang makatapos ng pag-aaral, ha? Oo. Para balang araw, makatulong ako sa inyong mga kapamilya ko. Kailan naman kaya yun? Eh, susurpresahin ko na lang kayo kapag nakatapos na ako. Ay, naka, ewan ko. Bakit?
Hindi ka ba naniniwalang makakatapos ako? Yung totoo? Hindi. Ate naman. Bakit ka mo? Eh, nabalitaan ko, mayroon ka ng boyfriend. Oh, oo nga, mayroon. Kaya nga eh. Isinabay mo sa pag-aaral mo yung pagbo-boyfriend. Malamang masubo ka sa pag-aasawa. Kaya hindi ka makakatapos ng pag-aaral mo. Hello, May. Hello, Eman. Kumusta? As usual, eto. Nagana pa rin ang magiging boyfriend. Hindi naman love life mo yung kinukumusta ko. Kaya kita tinawagan kasi, baka meron kang racket, pwede kong umextra sa TV o kaya movie. Hindi pa ako tinatawagan ng talent coordinator eh. Ay, ganun. Uy, kapag tinawagan ka, huwag mo akong kalimutan ha. Oo naman, ikaw pa. Basta may kailangan role na babagay sa'yo, paapalam ko kagad sa'yo. Hmm? Thank you. Ilang beses na rin naman ako nasalang sa taping o shooting eh. Kaya nga nami-miss ko yung extra-extra ko. Pareho lang tayo. Oh, sige na. Tika. Mm. May tatanong nga pala ako sa'yo. Tukol sa trabaho ko sa public ha? Hindi. Ano? Medyo personal eh. Kung okay lang sa'yo. Ano ba yun? May boyfriend ka na ba? Ano, May? Boyfriend mo ang nagpapaaral sa'yo? Oo. Kaya nga hinila kita dito. Kunti lang estudyante, wala makakarinig sa atin. Oo, diba? Sinabi ko sa'yo yung totoo. Huwag ka mag-alala. Atin-atin lang to. O, yan naman talagang inaasahan ko sa'yo. Pero, hindi ko yata kaya yung ginagawa mo. Ha? Bakit naman hindi? Pumayag ka, magsama kayo ng boyfriend mo. Kapalit ng pagpapaaral niya sa'yo. Hindi lang naman ako gumagawa ng ganun. Eh bakit mo naman gagayahin ang ginagawa ng iba? Sa tulong ni Robert, malamang makatapos ako ng pag-aaral sa college. Oo nga. Pero paano kung... Kung ano? Kung magbuntis ka! Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, tiniyak ko sa kaibigan ko si Ophel na hindi mangyayari ang inaalala niya sa akin. Pinakaingatan ko talagang magbuntis ako habang nagsasama kami ni Robert. Ophel, posible mangyari yung paalala mo kay May. Kaya nga nung magkasalubong tayo sa kanto, niyaya kita magmerienda muna tayo dito sa restaurant para magkausap tayong mabuti. Dahil iniisip ko nga, baka hindi alam sa pamilya ninyo yung ginagawa ni May. Mula nung umalis siya sa bahay namin at nag-board malapit sa pinapasukan niyang pabrika, wala lang pinabalitaan pa sa kanya eh. Maliban niya sa pagkakaroon niya ng boyfriend, kasi hindi na siya umuwi sa amin. Sinadya siguro niyang hindi umuwi sa inyo para hindi malaman sa pamilya ninyo ang nangyayari sa kanya. Nanamaminsan, may pinuntahan ako na nakita kami sa waiting shed. Wala naman siya pinagtapat sa akin na nakipag-live-in na pala siya sa boyfriend niya. Ilang buwan na. Kaibigan ko si May at namamalasakit ako sa kanya. Kaya ipinalam ko sa iyo na panganay niya na kapatid ang lahat. Salamat ha. Salamat sa pagmamalasakit mo sa kapatid ko, Ophel. Ito na pang order mo. Narito na pala ang order natin eh. Ikaw na, kaya na tayo. Okay. Uy, paano? Ngayong alam mo nang lahat tungkol kay May, ikaw nang bahalang mag-tweet sa pagkakamali ng bunsong kapatid mo, ha? Bago mangyari sa kanyang inaalala ko na magbuntis siya sa pakikipag-live-in niya.
Busy ka ba? Hindi naman, Norman. Kumusta na yung pinakikiusap ko sa'yo? Good news at bad news para sa'yo. Eh, yun munang good news. Okay. Bago ka tumawag, nagkausap na kami ni May. Oo. Oh. Dahil nagtatanong siya kung kailan siya pwedeng maka-ex sa uli sa taping o shooting. Eh, yun naman bad news. Ang bad news, nalaman ko may boyfriend na pala siya. Ha? Huh? Ganun ba? Oo. Kung sa bagay, sa ganda ni May, imposibleng walang ibang lalaking naakit sa kanya. Eh, paano yan? Naunahan ka na ng iba sa babaeng nakursunodahan mo. Ipakilala mo pa rin ako sa kanya. Norman. Hanggang wala pang asawa si May, magbabaka sakali pa rin ako sa kanya, Eman. Ano malay natin? Kung biglang magbago ang ihip ng hangin at ang pagmamahal ni May, mabaling sa akin. Robert, sure akong hindi ako magbubuntis. Naniniwala ako sa'yo, May, dahil pareho tayong nag-iingat. O anong problema mo? Pagdating mo pa lang dito, matamlay ka na. Eh, hindi ang pagbubuntis mong inaalala ko eh, kundi yung pag-aaral mo. Okay naman yung mga grade ko. Oo, nakikita ko ang pagsisikap mo. Naiiya kasi ako sa'yo. Pinahinto mo ako sa pagtatrabaho para makafocus ako sa pag-aaral. Kaya ayokong masayang yung gastos mo sa akin. Ang problema yung trabaho ko hindi okay. Ha? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Humina kasing order sa company namin. Kaya malabo nang magkaroon pa kami ng overtime. Nagaya ng madalas kong ginagawa, kaya medyo nakakaluwag tayo. Ay, kala ko pa naman natanggal ka na sa trabaho. May trabaho pa nga ako, pero kung aasa lang ako ngayon sa kinikita ko, mahirapan na akong suportahan ang pag-aaral mo. Naintindihan ko, mahal. Huwag kang magproblema. Kung hindi mo na ako kayang papag-aralin, edi hinto na lang hindi. Ako. Hindi ka titigil ang pag-aaral. Bago tayo nagsama, nangako akong pagtatapusin kita. At tutuparin ko yun. Robert. Pagtatapusin kita sa college, kahit ano pang mangyari. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, iminungkahi ko kay Robert na magbalik ako sa trabaho ko sa pabrika. Pero, hindi siya pumayag. May! May! Oh, May! Masaya kayo at ha ngayon, Robert. Okay kasi lakad ko eh. Bakit? May nahanap kang ibang trabaho? Yun ang sabi ko sa'yo. Hahanap ako ng ibang mapapasukan na malaki-laking sweldo. Pero ang totoo, nag-apply ako sa isang agency para makapagtrabaho ako sa abroad. Aha, mag-abroad ka? Oo, yun ang plano ko eh. Para kumita ako ng malaki. At masiguro kong mapagtatapos kita sa college. Salamat. Okay ng application ko. At next week, maaari na akong lumipad papuntang Singapore. Pinikla mo naman ako. Pasensya ka na. Talaga lang gusto kitang surprisahin. Oh, eh bakit ka napapaiyak? Kasi nasanay na ako na lagi kang kasama. May. Kapag nag-abroad ka, magkakalayo tayo. Mamimiss kita. Bilib ako sa boyfriend mo, May, ah. Bakit? Dahil ba sa perang pinapadala niya sa akin? Dahil madalas kitang mapamerienda dito sa eatery, office? Hindi sa ganun. joke lang. Nakakabilib talaga si Robert. Nagsikap siya makapagtrabaho sa Singapore para kumita ng malaki-laki. Biro mo, na-team niya mapalayo sa'yo. Masuportahan lang ang lahat ng pangangailangan mo. Eh, siya yung mapilit na gawin yun. Handa siya magtiis at magsakripisyo para sa'yo. Nagsisikap din naman ako na makatulong sa kanya kahit papano. Kapag nakatapos ako ng pag-aaral, pauuwiin ko na siya.
At mababayaran ko rin yung mga naitulong niya sa akin. Akala ko, pakakasal na kayo kapag nakatapos ka na. Ganun nga yung plano namin. Pero syempre, magkatrabaho din ako para hindi masayang yung natapos ko. Tsaka isa pa, nakakabuhat sa bahay, no? Kaya paminsan-minsan, nagpa-part-time job ako. Yun, may extra ako sa TV. Bilib din ako sa'yo, ha? Ang tibay-tibay mo. Lagi kang nakasmile. Okay lang sa'yo na mapalayo ang mahal mo. Makapagpatuloy ka lang ng pag-aaral. Practical lang akong tao, Ophel. Sa mundong ito, kapag emosyonal ka, talo. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, ako po si May, na taga Pasig. Nakipag-live-in ako kay Robert nang hindi alam ng aking pamilya. Pero, nabalitaan din ng panganay kong kapatid ang aking ginawa. Si Robert naman, nagkaroon ng problema sa kanyang pinapasukang kumpanya. Kaya napilitan siya magtrabaho sa Singapore upang patuloy akong makapag-aral. Nang magkalayo kami, nangulila ako sa kanya. Kung alam lang ng mga kaibigan ko, mahirap. Napakahirap sa akin na magkalayo kami ni Robert. Sa isang taon namin pagsasama, nasanay na ako na lagi siyang kasama. Nagpipilit lang ako maging masaya kapag kasama yung mga kaibigan ko. Pero kapag ganitong nag-iisa na ako, hindi ko maiwasang hindi maalala si Robert. Yung mga pag-aasikaso niya sa akin. Yung mga paglalambing niya. Ang pagmamahal niya. Robert, mahal na mahal kita. Umuwi ka na. Miss na miss na kita. Mahal. Alam mo, Opel, nami-miss na si May ng mga magulang namin. Oh, hanggang ngayon ba? Hindi pa siya umuwi sa inyo? Hindi pa. Mula nung huli nakausap tayo. Eh, mabuti pala nakita ulit tayo ngayon. Matigas ang loob ng May na yun. Hayaan mo, kakausapin ko siya para umuwi naman sa inyo. Ay, hindi na, huwag na. Oh, o kaya, tawagan mo kaya siya? Hindi ko na siya makontak. Mula nang nagsarili siya sa buhay niya. Ay, hindi ko naman talaga maintindihan ang kaibigan kong yun. Eh, sinadya siguro niya talaga mawala ng komunikasyon sa amin. Dapat alam niya mga kapamilya niya ang katayuan niya. Para hindi namin siya mapakialaman at mapigilan sa hindi tamang ginagawa niya. Ay, teka. Ibibigay ko sa'yo ang bagong cellphone number ni May, ha? Para matawagan mo siya. Ay, naku, hindi na, Ophel. Kung wala nang pakialam si May sa aming pamilya niya, wala na rin kaming pakialam sa kanya. May, dito muna tayo sa labas ng studio. Ha? Okay. Hindi pa naman kukunan ng role na pag-extra natin eh. Magre-rehearsal ba tayo? Di na. Ha? Pareho namang madali yung role natin, nagagampanan. Bakit? Meron kang bagong racket na bibigay sa akin? Wala. Pareho lang tayo naghihintay ng racket sa talent coordinator, no? Niyaya lang kita dito para hindi tayo maka-storbo sa taping. Kala ko pa naman, may extra tayo uling show. Saka na muna yung racket-racket na yan. Mag-usapan muna natin yung love life mo. Ano? Kasi, hindi ako makapaniwala sa sinabi mo sa akin na engage ka na.
Oo, totoo yun. Tinga. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Paano ako maniniwala may jowa ka na? Mula na magkakilala tayo at magkasama sa pag-extra sa ilang program sa TV station ito, hanggang ngayon wala ako nakikita naghahatid o sumusundo sa'yo. Kasi nga nasa Singapore yung boyfriend ko. Baka naman sabi mo lang yan. Kasi nabanggit ko sa'yo na may pinsan akong nangungulis sa akin na gusto kang makilala. Ganon? Oo, mula nung minsang nakasama natin siya sa pag-extra sa isang TV program. E nagkataon namang wala siyang role na gagampanan ngayon sa pag-extra natin. Kaya hindi natin siya nakasama ngayon. Sino yun? Papayag ka bang ipakilala ko sa'yo ang pinsan ko? Kahit may jowa ka na? Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, nang muli kaming magkaroon ng taping nung kaibigan ko na si Lahis, pinakilala niya na sa akin ang kanyang pinsan. Mabait naman at maginoo si Norman. Bago mo palang-palang nakikilala ang Norman na yon, May? Kamakalawa lang. Madalas mo na siyang ikwento sa akin. Kasi natatawa ako sa kanya. Tinatawag na siya para gampanan yung role. Ayaw pa niyang tumigil sa pakikipag-usap sa akin. Tuloy, nakagalitan siya ng talent coordinator namin. Yung sinabi ko sa'yo kanina, yun ang pag-usapan natin dito sa campus habang break time natin. Ano yun? Yung pag-uwi mo sa pamilya mo. Yun ba? Sabi sa akin ng ate mo, namimiss ka na ng mga magulang ninyo. Kasi matagal ka na hindi umuwi sa inyo. Namimiss ko rin sila, Ophel. Bakit hindi ka umuwi muna sa inyo? Uuwi din ako sa amin. So, sorpresahin ko na lang sila. Kailan pa? Kapag nakatapos na ako ng pag-aaral. Norman, ano bang okasyon at bigla mo ko niyayang mag-inuman tayo? Wala naman, Eman. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Salamat saan? Naipakilala mo na ako kay May. Yun lang ba? Hindi maliit na bagay para sa akin yun, minsan. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya na nakakilala ko at nakapalagay ang loob si May. Type mo talaga siya, pa? Oo. Sayang, nang makilala mo siya, may boyfriend na naka-live-in na niya. Hindi problema sa akin yun. Norman. Hanggang malaya pa si May, patuloy akong aasa na baka isang araw, mabaling sa akin ang kanyang pagmamahal. Ano kaya kung may ipakilala ko sa yung ibang babae na mas maganda kaysa kay May? Hindi na, Eman. Si May ang unang babaeng natutuhan kong mahalin. At palagay ko, siya na rin ang huling babaeng iibigin ko. Si May lamang. Wala sila dito sa bahay. Ay, sayang. Gusto ko pa naman silang makita at makausap. Naligaw ka yata. Kaya na mabihira ako magpunta dito sa atin.
Parang ibang tao kung ituring ako dito sa mga dinadat na ako. Dahil ibang tao din ang turing mo sa amin. Ikaw lang nagsasabi niyan. Eh kung hindi balman istranghero ang turing mo sa amin, kapatid mo, at kahit sa mga magulang natin, bumukod ka ng tirahan, nakipaglibin ka sa boyfriend mo, nang hindi ka malaman sumangguni sa amin. Eh, alam ko kasi hindi kayo papayag. Binabaliwala mo rin lang kami na pamilya mo. Eh bakit ka ba naparito, Aber? May problema ako. Naguguluhan ako, ate. Kailangan ko lang kausap ng makakaintindi sa akin at magpapayo na dapat kong gawin. Pero sa ginagawa niyo pagbabaliwala sa akin, parang ayoko nang dumain sa inyo. Dahil malamang niyan, lalo lang akong maguluhan. Lalo akong maligaw. Useless lang na magsabi ko ng problema doon sa mga taong wala naman pang malasakit sa akin. Hindi mo kami masisisi. Ikaw rin kasi ang nagturo sa amin kung anong dapat namin maging trato sa'yo. Huwag kayo mag-alala, ate. Ano man ang maging problema ko, hindi ako lalapit sa inyo. Mabuti pa nga yung ibang tao. Sa kanila ako dumaing. Sige na, alis na ako. Umalis ka kung gusto mo. Buntot mo, hila mo. Bahala ka sa buhay mo! Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, pag alis ko sa bahay ng mga magulang ko, hindi ko napigilang mapaiyak. Labis ako nasaktan sa hindi magandang pagtrato sa akin ng panganay kong kapatid. Phil. Baka mapasukan tayo dito sa CR ng ibang estudyante o ng teacher dito sa university. Sinunod ko yung payo mo. Umuwi ako sa amin dahil nga namimiss ko na rin ang parents ko at yung mga kapatid ko. Eh, tama lang naman. Dapat lang na magpakita ka sa inyo paminsan-minsan. Kahit hindi ka pa nakakatapos ng pag-aaral. Gusto ko sanang idaing yung problema ko sa kanila. Kaso, may pagkakataon naguguluhan ako sa katayuan ko. Pero, inusig ka lang ng panganay na kapatid mo. Para akong ibang tao kung tratuhin niya. Eh, pagpasensyahan mo na, yung kapatid mo. Kaya nga, awang-awa ako sa sarili ko. Mawawala rin ang tampo niya sa'yo. Baka pagbalik mo sa inyo, maging maayos na yung pagtrato sa'yo ng ate mo. Hindi. Kung baliwala na ako sa kanila, hindi na ako babalik sa amin. Hindi na. May, kumiyak. Baka isipin na ibang narito sa tabing dagat kung inaano na kita. I'm sorry. Pasensya na, Norman. Nagiging emotional lang ako kapag naiisip ko yung pamilya ko. Yung pagbabaliwala nila sa akin. Eh, bakit mo sila iintindihin? Di ko sila maaasahan sa oras na kailangan ko sila. Narito naman ako. Ay, ang kamay ko. May, pagkatapos ng taping natin kanina, niyaya kita rito sa tabing dagat. Dahil halata kong may problema ka. Kaya pinahiwalay ko sa atin si Eman para magkausap tayo mabuti at matulungan kita. Meron nga akong problema. Talagang kailangan ko ng makakaintindi sa akin at magmamalasakit. Kaya nga kahit bago lang tayo naging magkaibigan, sumama na ako sa'yo. Para maihinga ko yung sama ng loob ko. Huwag kang mag-alala. Matapos mo kong bigyan ng pagkakataong maging kaibigan ka, matapos kang magtiwala sa akin, maaasahan mo, hindi lang pang-unawa ang ibibigay ko sa iyo. Hindi lang pagmamalasakit, kundi maging pagmamahal. Mr.
either. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, natuloy na na nakapagtrabaho sa Singapore ang boyfriend kong si Robert at aking ka-live-in. Nang magkalayo kami, nangulila ako ng labis sa kanya. Kaya umuwi muna ako sa pamilya ko upang maihinga ko ang aking problema. Subalit, nagkasagutan lang kami ng ate ko. Kaya nilibang ko na lamang ang sarili ko sa pag-extra sa mga programa sa TV. Doon ko nakilala si Norman na nakagaanan ko ng loob. Hello, May? Hello, Norman. Kumusta ka na? Ikaw naman kumumusta ko. Parang ang tagal natin hindi nagkita. Kahapon lang mag-usap tayo sa cellphone. Ang isang araw kasi na hindi kita makausap. Parang napakadagal na. Sobra ka lang naman. Totoo. Kaya nga tinawagan kita eh. Baka sakaling pumayag ka. Na ano? Na kapag libre ka, lumabas naman tayo. Lumabas? Mamasyal tayo. Manood ng sine o kumain sa labas. Wala ka naman dapat ipag-alala eh. Dahil kasama natin si Eman. Parang gusto ko yung sinabi mo. Para malibang ka. O sige. Kapag araw na libre ako, lumabas tayo ni Eman. Salamat, May. Maraming salamat. Grabe ka naman matuwa. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya na pumayag ang lumabas tayo. Sabi mo ng corny, pero ako na yata ang pinakamasayang tao sa mundo. Eman, huwag mo akong pagtawanan. Nakakatawa ka, Norman. Pumayag lang si May na lumabas kapag libre siya. E daig mo pang tumama ng major prize sa loto. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin si May. Sa ngayon, siya ang aking most precious jewel. Oo na. Naniniwala na ako sa'yo. Dahil kilala kong joker ka. Huh? Pero basta si May ang napag-usapan natin, nagiging seryoso ka. Dahil seryoso ako sa kaibigan mong yun, Eman. Kaya nga may pakikiusap ako sa'yo. Ano na naman yun? Sana pumayag ka. Naipakilala ko na sa'yo si May eh. Maari bang sa araw ng date nating tatlo, huwag ka nang sumama? Para masolo mo si May. Gusto ko talaga makasama siya ng kamilang. Ang alam ni May, tatlo tayong lalabas. Kapag nagkita na kami, magdahilan ka na lang kahit na ano. Hindi na siya makakatras kapag magkasama na kami. Oh. Okay. Sinabi pa. Salamat, ha? Nagkataon lang nakilala kong mabuti kang tao, Insan. Kasi, kung alam kong mapapariwala lang sa iyo si May, hindi ko siya ipagkakatiwala sa iyo. Ako pumasok sa sinihan, may kasamang ibang lalaki, Ophel? Oo, May. Kaya niyaya kita dito sa library para magkausap tayo ng sarilinan. Bakit mo ginagawa yun? May karelasyon ka na. Pero bakit sumama ka makipag-date sa ibang lalaki? Hanggang sinihan lang yun. Restaurant pa siya. Sa akala mo ba? Maniniwala naman ako sa'yo. Yun ang totoo. Hindi tama ang ginagawa mo. Alam ko. Masisisi mo ba ako? Miss na miss ko na si Robert. Sa sobrang pangungulila ako sa kanya, may mga araw na hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Maisip ko lang yung mga masasayang araw namin. Nakasama siya, hinahanap-hanap ko na si Robert.
Nalulungkot na ako. Napapaiyak. Parang puputok yung dibdib ko. Parang sasabog yung ulo ko. Maluloko yata ako, kaya... Ophel, naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan kita. Pero, tigilan mo lang ginagawa mong pakikipag-date sa iba. Walang problema kay Norman. Mabait siya, mga Ginoo. Hindi mapagsamantala. Kaya may tiwala ako sa kanya. Magkaibigan lang kami. Okay, naniniwala ako sa'yo. Pero paano? Paano kapag nalaman ni Robert ang tungkol sa Norman na yun? Papaalam mo ba sa kanya? Hindi kita maaaring ipamak. Salamat. Pero, walang lihim na hindi nabubunyag. Alam ko. Pero kung sakaling dumating yung pagkakataon na malaman ni Robert yung tungkol kay Norman, alam ko maiintindihan niya ako. Mapapatawad. Dahil mahal niya ako. Mahal na mahal. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, buo ang paniniwala ko na maiintindihan ni Robert ang ginagawa kong paglilibang. Dahil wala naman akong ginagawang masama para maibsan ang pangungulila ko sa kanya. Kung tatawagan mo ako, lagi kang masaya, Norman. Eh man, kung alam mo lang, yung kasama ko si May, ako na sigurong pinakamasayang tao sa buong mundo. Kaya nga tuwing lalabas kayo ni May, hindi na ako sasama para lalo kang maging masaya. Payag naman si May na kami lang ang magkasama. Tiwala siya sa akin. Ay, magugustuhan talaga ni May nakasama ka. Kasi kalug ka. Kahit nga corny ang joke ko, binibili. Samantalahin mo habang nasa abroad ang boyfriend niya. Eman. Pagbalik ng boyfriend ni May, malabo na siyang sumama sa'yo. Dahil alam ko, mahal na mahal niya ang boyfriend niyang nasa Singapore. Next year, matatapos na yung kontrata ni Robert Ophel. Saka na lang natin pag-usapan ang boyfriend mo, May. Ay, wala pa naman tayong masasakyan. Malapit dito sa waiting shed ng panay na kapatid mo. Ha? Oh, Ophel. Narito ka pala. Oo. Papasok na kami sa university nitong kapatid mo. May pinuntahan na ako sa malapit dito eh. Pero pauwi na ako. Oh, eh, maaga pa naman. Baka gusto niyo magkapatid na magmeryenda muna tayo. Hindi bali na lang, Ophel. Ayaw mo? Kung ikaw lang ang makakasama kong magmeryenda, okay lang sa akin yun. Pero hindi okay sa akin may kasamang ibang tao. Hindi naman ibang tao si May. Bunsong kapatid mo siya. Ophel, ayan na oh. Parating na yung sasakyan natin. Sandali, mamaya na tayo sumakay, May. Kausap natin ang ate mo eh. Magmeryenda pa tayo. Hindi na, kayo na lang. Kung hindi siya interesadong makasama ako, lalo na ako. May! O, kung hindi ka pa sasabay sa akin, sige na, mauna na ako. Ayoko masira ang araw ko. Hello, Robert. Bakit hindi ka na sumagot? Ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo, May? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Yun lang bang itinawag mo sa akin? Para itanong lang kung mahal pa kita. Hindi maliit na bagay sa akin yun. Alam mo gusto kong naririnig yung salitang yun na galing sa'yo. Kung yun lang ang itatanong mo, huwag ka nang madalas tumatawag sa akin. Nakukornihan lang ako sa'yo eh. Huwag mo na akong kulitin. Pero Robert, talagang gusto kong marinig. Sabi mo, huwag mo na akong kulitin. Tapusin na natin ang usapang ito. May trabaho pa ako. Sige, no. Bahala ka.
Tsaka na lang kita tatawagan ulit. Okay, bye. Bye. Bakit ganun si Robert? Bakit ganun ka? Miss na miss kita, kaya nga kita tinawagan. Pero hindi nangyari ang ina-expect ko. Na sana, matagal tayo mag-usap, magkumustahan, magbiruan, magiging masaya tulad ng dati. Pag-uusapan natin ang masasayang araw na magkasama tayo. Pero hindi ka na tulad ng dati. Nagbago ka na, Robert. Ang laki ng pinagbago mo. Parang hindi mo na ako mahal. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, nanibago ako kay Robert. Parang ibang tao ako kung tratuhin niya. Wala sumasagot. Nakarating na kaya kay Robert na sumasama akong makipag-date sa ibang lalaki. Kaya bigla siyang nagbago sa akin. Robert, please, sagutin mo cellphone mo. Hindi ako mapalagay hanggat hindi tayo nagkakausap ng maayos. May, buti narito ka na sa labas ng school. Karating ko lang dito, Norman. Kanina pa ako naghihintay sa iyo rito. Nag-CR lang ako sandali. May kausap kayata sa cellphone mo? Wala. Meron lang akong tinawagan pero hindi ko nakausap. Si Robert? Oo. Paulit-ulit ko siyang tinatawagan. Ring lang ng ring yung cellphone niya. Hindi niya sinasagot. Parang iniiwasan niya ako. Bakit kasi kailangan mo pang tumawag sa iba? Alam mong engaged ako kay Robert. Alam ko rin na siya ang dahilan ng madalas mong kalungkutan at pagluha. Kaya ginagawa kong lahat para mapasaya ka. Para malimot mo ang lahat ng iyong problema. Dahil ayokong makita kang malungkot. Kapag nakikita kong malungkot ka at umiiyak, akong higit na nasasaktan. Norman. May narito ako sa lahat ng oras na sa tabi mo. Handang dumamay sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na ako sunduin para hindi ka na maabala. Sinabi ko na rin sa'yo, hindi ka abalahan kundi kasiyahan para sa akin na makasama ka. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin bilang isang kaibigan. Hindi ka kaibigan lang para sa akin, May. Alam mo yan. Alam ko. Kaya nga nagigilty ako. Sa loob ng 3 buwan na madalas kang nasa tabi ko, dumaramay at papayo. Nagbibiro. Napasaya mo ako. Nabura mo yung lungkot na iniwan ni Robert dito sa puso ko. Pinunan mo ang mga kakulangan ng boyfriend ko. Dahil nga sa'yo, natatanggap ko ang mga problema at pagsubok na dumarating sa buhay ko. Gusto kong mapasaya ka, May. Habang buhay. Dahil mahal kita. Salamat na lang sa pagmamahal mo. Salamat na lang? Sorry, Norman. Nagkamali ako. Dahil sa pansarili kong kapakanan, pinabayaan kitang mahalin ako. Pinaasa kita.
Pero magiging unfair para sa'yo kung patuloy ka magmamahal sa gaya kung meron ang mahal na iba. Kaya huwag na nating palalimin ang anumang namagitan sa atin. Wala rin patutunguhan ang lahat ng ginagawa mo para sa akin. Layuan mo na lang ako. Limutin. May okay lang sa akin kahit pangalawa lang ako sa buhay mo. Sa pagmamahal mo. Huwag mo lang akong bawalang ipadama ang pagtingin ko sa'yo. Hindi ko kayang layuan ka at limutin. Hindi ko kaya. Herman, huwag kang lumuha. Darating ang araw, malilimot mo rin ako. Makakatagpo ka rin ng ibang babaeng karapat-dapat mong mahalin na magmamahal rin sa'yo. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, sa labis kong pangungulila sa pagkakalayo namin ni Robert, nilibang ko ang aking sarili. Nakipag-date ako kay Norman. Pero hanggang sa pagkain lang sa labas kami, pamamasyal at panonood ng sine. Nang maramdaman kong tuluyang napapamahal ako kay Norman, tinapat ko na siyang hindi ko maaaring ipagpalit sa kanya si Robert. Kaya't kalimutan niya na ako. Norman, marami ka lang nainom. Hayaan mo lang ako, Eman. Dati, niyayaya mo lang ako minom kapag masaya ka. Ngayon, masakit. Masakit, Eman. Norman, umasa ako na matututuhan akong mahalin ni May. Pagmamahal na higit sa pagtingin niya sa kanyang boyfriend na nasa malayo. Kaya ginawa ko lahat para mapasaya siya habang magkasama kami. Pero paliwala ang lahat ng pagsisikap ko. Mas mahal pa rin niya ang boyfriend niya kahit magkalayo sila. Hindi mo ako masisisi, Aysan. Sa umpisa pa lang, sinabi ko na sa iyo, may boyfriend na si May. Pero nagpilit ka pa rin makilala siya at maging malapit sa kanya. Dahil sa una ko palang pagkakita kay May, minahal ko na siya. Hindi lang naman siya ang babae. Ewan ko, Insan. Ewan ko kung matututo akong magmahal sa ibang babae gaya ng naging pagtingin ko kay May. Pagkagawa mo, Insan, kung pagsisikapan mo. Eman, matuturuan naman ng puso. Ano malay mo? Kung bukas mo kalawa, makatagpo ka ng ibang babae na mamahalin mo nang higit sa naging pagmamahal mo kay May. Well, nakakahiya na yata sa'yo eh. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Eh kasi tuwing magkikita tayo, ikaw nagtitreat sa akin. Okay lang to. Natutuwa nga ako eh, na nagkikita tayo, nakakausap. Ay, mabuti ka pa. Mas okay sa akin si May. Ay, pwede ba? Huwag na natin pag-usapan ang isang yun. Uy, mabait ang bunsong kapatid mo. Pero naligaw siya ng landas. Kung naligaw siya ng landas, dapat ba natin siyang pabayaan? Opel, ano? Ang kailangan ni May ay pangunawa, pagpapatawad. Dahil kung pababayaan natin siya, sino pang maaasahan nating magmamalasakit at magtutuwid sa mali niya? Baka lalo lamang siyang maligaw ng landas. Hindi ba? Thank you.
Buti dumating ka na. Si Norman. Hindi natin siya makakasama sa lakad natin ngayon. Hindi? O akala ko kasama siya sa TV show na pag-i-extra natin. Nag-pass muna ang pinsan ko. Next time na lang daw siya sasama sa atin. Umiiwas ba siya sa akin? Hindi. Nagkataon lang na meron siyang date. Ha? Sino ka-date niya? Nakilala niya sa isang TV show. Maganda rin katulad mo. The love at first sight yata si Norman sa girl lalo na yun eh. At type din yata ano ng pinsan ko. Kaya sumamang makipag-date kahit kailan lang sila nagkakilala. Buti naman. Umiyak ka? Hindi. Ito ko iyak. Masaya lang ako para sa pinsan mo. Wish ko lumigaya siya. Teka. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, May. Ano? Mahal mo ba si Norman? Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, ewan ko, pero nasaktan ako nung malaman ko na meron ng kadate si Norman. Kung kailan man hindi ko na siya nakikita at hindi na kami nagkakausap. Tsaka naman gusto ko siyang makita. Ophel, sana makita uli kami ni May. Gusto mo na makita ang bunsong kapatid mo? Oo. Kaya nga tinawagan kita eh. Dahil nung huli tayo magkausap, napag-isip-isip ko, tama ka? Nakonsensya ako sa sinabi mo na kung pababayaan natin si May, sino pa aasahan natin magmamalasakit sa kanya? Salamat naman. Naintindihan mo ako. Malamang nga natuloy ang maligaw ng landas ang kapatid ko. Kung pababayaan natin na mga tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kakausapin ko si May para umuwi siya sa inyo. Oh, please, Opel. Gusto kong makausap ang kapatid ko para magkasundo na kami. Matutuwa si May kapag nalaman niyang hindi ka na nagtatampo sa kanya. Hindi naman ako dapat nagtampo sa kanya eh. Kung tutuusin nga, may kasalanan din ako. Kaya naging malayo ang loob ni May sa akin. Masyado ako naging mapanghusga sa kanya. Bagay na pinagsisisihan ko na. Kapatid mo. Naniniwala naman ako sa'yo, Ophel. Hindi kita pupuntahan dito sa tinitirahan mo at sasabihan na umuwi ka sa inyo kung hindi kami nagkausap ng ate mo. At sinabi niya na sa'kin na pinagsisisihan niya na ang hindi magandang naging trato niya sa'yo. Salamat. Oh! Bakit ka napaiyak? Wala. Natutuwa lang ako kasi nagkaroon ako ng kaibigan na tulad mo na may tunay na pagmamalasakit sa akin. Gusto ko talaga magkasundo na kayo ng ate mo, May. Gusto ko mapabuti ka para makabawi ako sa naging pagkakamali ko sa'yo. Ha? May nagawa kang mali sa akin? Meron. Kaya nakukonsensya ako at sinisisi ko ang sarili ko. Ophel, kaibigan kita. Kaya ayoko mapasama ka. Ayoko magkasira kayo ni Robert na alam kong mahal na mahal mo at mahal na mahal ka. Kaya minsan tinawagan ko siya. Pinaalam ko sa kanya na may masugid na naliligaw sa'yo.
ang nagpaalam kay Robert ng tungkol kay Norman. Oo, May. Dahil ayokong lumalim ang pakikipagmabutihan mo sa kanya na maaaring maging dahilan ng magkakasira ninyo ng kalifin mo. Huwag masisihin ang sarili mo. I'm sorry sa naging mali ko sa'yo. Naiintindihan kita. Concerned ka lang sa akin. Sa amin ni Robert. Kaya naipaalam mo sa kanya yung tungkol kay Norman. Kung kakailanganin, May, pagdating ni Robert, kakausapin ko siya. At gagawin ko ang lahat para magkaayos ulit kayo. Norman, magmerienda ka muna. Hindi ka na sana nag-abala, May. Okay lang yan. Madali namang i-prepare yung sandwich tsaka juice. Oh nga pala, congrats ha. Congrats? Saan? Alam kong naka-move on ka na. Oh, akala mo lang yun. Di ba? Aaminin ko. Nang pakiusapan mo kung layo ang ka at limutin, pinilit kong sundin ka. Pero hindi ko magawang turuan ang puso ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko maibaling sa iba ang damdaming naramdaman ko lamang para sa iyo. Kaya naparito ko sa tinitiran mo. Norman? Pero huwag ka mag-alala. Hindi kita kukulitin. Hindi ko ipipilit sa iyo ang sarili ko, ang laman ng puso ko. Maaring ito na ang huli kong pagdalaw sa iyo. Pero kung sakaling dumating ang pagkakataong mabigo ko sa iba at madama mong may pagtingin ka rin sa akin na matagal ko nang gustong marinig sa iyo, alalahanin mong narito lang ako, naghihintay at nagmamahal sa'yo. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, nang makaalis si Norman, napaluha ako. Ewan ko, pero nakadama ako ng tuwa na nalaman kong hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal sa akin. Ophel, naguguluhan ako, kaya pinuntahan kita. May, ako ang naguguluhan sa'yo. Namimiss mo si Robert, pero nasasaktan ka nang matuto magmahal sa ibang lalaking ginawa mo lamang palakip butas para matakpan ang lungkot sa pagkakalayo ninyo ng boyfriend mo. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko. Ayoko maglaro sa mag-ibig. Ayoko makasakit ng damdamin ng iba. Pero dalawa silang umuukop pa sa puso ko. Fair. Napaasahin mo ang dalawang lalaki. Oo, alam ko yun. Pero anong gagawin ko? Gusto kong matupad ang mga pangarap namin ni Robert. Gusto kong makasal kami. At masuklian ko ang lahat ng mga paghihirap niya para sa akin. Kaya hindi ko kayang saktan ang damdamin niya. Hindi ko kayang aminin sa kanyang habang magkaliyo kami. Natuto akong makipagrelasyon sa iba. Ayoko mawala sa akin si Robert. Pero parang hindi ko rin kayang tuluyang mawala sa buhay ko si Norman. Mahal ko silang dalawa. Mahal na mahal ko sila. Tama si
Ophel. Mali. Hindi tamang paasahin ko ang dalawang lalaki. Hindi tama na magmahal ako sa dalawa. Kaya matapos kong timbangin mabuti yung damdamin ko, ang puso ko, natitiyak ko. Si Robert ang higit na mahal ko. Kasong problema, hindi na siya tumatawag o nag-text man lang sa akin. Kapag kinukontak ko naman, hindi siya sumasagot. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko, pati mga text. Tuluyan na siya nagtampo sa akin. Hindi ko siya masisisi. Ako man ang lumagay sa katayuan niya, masasaktan din ako. Ang daramdam. At hindi ko rin matatanggap na ang aking minamahal meron ng iba. Kasalanan ko lahat. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko sasaktan ang damdamin ni Robert. Hindi ko hahayaan mawala siya sa akin. Kung maibabalik ko lang. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, nalaman kong umuwi na ng Pilipinas si Robert, pero hindi na siya nagpakita sa akin. At huling balita ko, muli siya ng ibang bansa. Ako naman, patuloy na nag-iisa. At sinasadya kong huwag pagparamdam kay Norman. Dahil hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na magkakabalikan kami ni Robert. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, May. Okay, bigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Rosana Villegas, Chiquit Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Bobby Cruz, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Eric Lucero at Bong Muyan. Ang kasaysayan inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino, sa direksyon ni Alan Ortega. Mga gilong naming tagisubaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampo sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko.